Muli ko lamang pong ipapaalala sa inyo na ito pong si Claire Eden Contreras o Maharlo Kaluka ay meron din pong kinakaharap na kaso dito po sa Pilipinas. Yan po ay nag-ugat sa isinampang cyber libel nito pong si Anthony Taberna sa kanya dyan po sa Pampanga Prosecutor's Office. At kinalaunan, kinakitaan po iyan ng probable cause at naiakit na po ito sa korte. Kaya po sa ngayon, akusado po itong si Claire Eden Contreras. Meron po siyang standing warrant of arrest dito sa Pilipinas. Yan po ay paglabag sa, siyempre, kasong libelo in relation po, that is Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa madaling sa salita mga tol, ito pong si Maharlika, ginamit niya po ang information and communication technology, particular ang kanyang YouTube at Facebook page para yurakan ang pagkatao ng pamilya po nitong si Anthony Taberna. Kaya po yan ngayon ay nagresulta sa kanyang kaso dito sa Pilipinas. But unfortunately, because of the issue of jurisdiction, hindi po yan magpuproceed as gusto po natin sanang mangyari. Bakit? Kasi hindi po Filipino citizen ito pong si Maharlika. Siya po ay US national. Ang kanya pong citizenship ay hindi po dual. Siya po ay US national lamang. Kaya basically wala pong jurisdiction ang ating bansa, ang ating batas sa kanya. Kaya ang mangyayari lamang, magkakaroon ng problema itong si Maharlika kapag ka umuwi po siya rito sa Pilipinas. Typically speaking, hindi siya makaka-uwi sa Pilipinas. Otherwise, pag umuwi po siya rito, ay aresto ang mangyayari po sa kanya. Magkakaroon kasi ng jurisdiction ang ating batas sa kanya dahil nga po nandito na siya sa Pilipinas in the event na umuwi siya. Kaya tingin po natin, hanggat meron po siyang kaso na kinakaharap dyan po sa Pampanga Regional Trial Court, hinding-hindi po uuwi dito yan sa Pilipinas si Maharlika. Pero ano ang nangyari sa mga sumunod na pagkakataon? Wala talagang kadala-dala itong si Maharlika para lamang pagkakitaan sa kanyang YouTube at Facebook ang mga bagay-bagay, pati kanyang kaibigan ay kanya pong tatraidorin. Isa po ito si Abel Bacujo. Si Abel Bacujo po ay kilalang fashion designer. Siya po in fact ang gumawa po nitong jacket na ito at salamat na bigyan po ako ng hindi ko alam. Nakarating na lamang po sa bahay ng hindi ko alam. Meron pong nakipag-ugnayan sa akin, kapwa ko vlogger. Salamat kay Mami Peng, nakalive din po siya ngayon. At kung sino mang vlogger na nag-suggest kay Abel Bacujo na ako po ibigyan nito. Kasi hindi po mura ang jacket na ito. Ito po ay nasa 3,000 piso. Kaya nagpapasalamat po tayo. Pero hindi ko po ito ginagawa para tanawin na utang na loob kay Abel Bacujo. I do not know him. Hindi ko kilala si Abel Bacujo and wala akong pakialam sa issue nila ni Maharlika. Pero tinatalakay po natin ito dahil nga makakatulong po ito sa pagtatanggol sa ating Pangulo at sa lahat ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan, higit sa lahat, sa kanyang nag-iisang minamahal na babae sa kanyang buhay bilang asawa. Kasi syempre, baka sabihin naman ninyo, hindi ba mahal ng ating Pangulo ang dating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos, bilang asawa? Nag-iisa lang kasi at one and only lamang ang ating First Lady, Liza Araneta Marcos. Kaya kahanga-hanga po talaga ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, going back doon po sa issue, si Abel Bacujo po ay nagsampa ng kaso dyan po sa Estados Unidos. At tayo po ay nagpasalamat. Dahil talagang sa una pa lamang, yun na po yung sinasuggest natin kay Anthony Taberna, bagamat hindi niya naman ako kilala, pero sa iba't ibang pagkakataon ng ating live streaming, sinasuggest po natin na sana puntahan sa Estados Unidos at doon po sampahan ng kaso. Ngunit hindi po yun nangyari. Maybe busy talaga itong si Anthony Taberna kaya hindi niya na po nagawa yung mga bagay na ninanais po sana natin. Pero ang naging kasangkapan ngayon ay itong si Abel Bacujo. Naging kasangkapan ng pagkakataon. I believe this is divine intervention para turuan po ito pong walang hiyang si Maharlika sa kanyang paglapastangan sa iba't ibang uri ng sa iba't ibang tao. Ano?
Nag-file ng kaso si Abel Bacujo for defamation at yan po ay proceeding ngayon diyan po sa District at Court ng Los Angeles, California at sinasabi po ng kanyang kampo na 99.9% winnable po ang kanilang isinampang defamation laban kay Maharlika. At dahil po diyan, humihingi po sila ng daños perjuicio nang hindi po bababa sa 2 milyong dolyar. Ano ba ang maaaring mangyari sa mga susunod na pagkakataon dito kay Maharlika? Basically, procedural po in nature, kailangan pong sagutin nitong si Maharlika ang reklamo o complaint sa kanya ni Abel Bacujo sa pamamagitan po ng pagsusumiti din ng kanyang affidavit at doon ilatag niya na wala po siyang ginawang pag-defame sa pagkatao nitong si Abel Bacujo. Pero sa mga nasasaga po nating balita, mukhang hindi po yan ginagawa ngayon ni Maharlika. Ayon po sa iba't ibang vlogger na nasasaga po natin, mukhang iniiwasan daw po nitong si Maharlika ang supwena na i-receive niya mula po sa korte dyan sa California. Ano kaya ang kadahilanan? Ito yung mga speculations ko lamang. Hindi ko po alam kung ito talaga ang nasa likod ng isipan nitong si Maharlika. Pero una, meron po kasing period na dapat sagutin itong si Maharlika, period covered. From January 21, 2024, upon receipt of disipwena, within 21 days, kailangang sumagot ni Maharlika. Kaya ang gagawin niya, basically, iiwasan po na ma-receive yung supwena. Sa mga ibang vlogger na napanood nyo, marahil napakinggan nyo na po yan, na talagang sabi nga nila, tinataguan nitong si Maharlika yung nag-i-issue ng supwena para hindi niya ma-receive. Bakit niya ginagawa? Para yung proseso maantala. Bakit niya gustong maantala ito? Baka sa ngayon, wala pa pong kakayahan si Maharlika para magbayad ng abogado. Ito pong mga sinasabi ko, ito po ay opinion ko lamang at spekulasyon. Hindi ko alam kung ito talaga ang nasa likuran ng isipan ni Maharlika. Ngayon, to continue, baka ganun nga po ang sitwasyon. Kasi alam naman natin na si Claire Eden Contreras, hindi naman po ito talaga likas na mayaman. May mga nagsasabi po dyan sa Estados Unidos na siya po ay pangkaraniwan lang din po ang pamumuhay sa Amerika. Kung ikukumpara po sa buhay po natin dito sa Pilipinas, eh mayaman po talaga siya. Pero kung ikukumpara po sa mga nakatira sa Estados Unidos, eh I'm sorry ah, kung kayo po ay maaaring baka ma-open ko sa sasabihin ko na ito, eh hope hindi naman po. Kasi ito po yung naririnig ko kay Maharlika at hindi naman po ito panlalait. Si Maharlika din po ay nangungupahan daw dyan daw po sa Estados Unidos. Wala daw po itong sariling bahay katulad po ng iba nating mga kakilala dyan na nakatira talaga at meron pong sariling bahay. Pero ang punto kasi, si Maharlika sa kabila po ng kanyang hindi naman ganong kayaman na pagkatao, pinalalabas niya po sa harapan ng publiko na siya po ay napaka luwag sa buhay. Pero kung susuriin po natin, hindi po totoo yon. In fact, ang main source po ng pinagkakakitaan ni Maharlika sa ngayon ay katulad ko po, nagbablog. Kung bibilangin po natin ang channel productivity niya at page, eh magugulat po kayo. Baka mas malaki pa po sa sinasahod ninyo bilang pangkaraniwang empleyado dyan po sa Estados Unidos. Bakit? Kasi sa totoo lang, kumikita po si Maharlika nang hindi po bababa sa 500,000 pesos kada buwan sa kanyang YouTube channel. Lalong-lalo na ngayon na napakalakas po ng kanyang algorithm dahil ang ginagamit niya po palagi sa kanyang mga titulo at mga topic ay pangalang Pangulo po natin o kaya pangalan po ni First Lady. Pero binababoy niya po ito sa pamamagitan ng pagtawag na Kuting at Lisa is Bugs. Yan po yung mga termino na nakakakuha ng magandang algorithm sa Facebook at YouTube. Kaya po maraming nanonood kay Maharlika at
In short, mga tol, dahil maraming nanonood, malaki po yung kinikita nitong si Maharlika sa YouTube at saka sa Facebook. Kaya yun talaga ang paniniwala ko na primary means nitong si Maharlika sa kanyang mga pinagkukunan ng pagkakakitaan. Pero other than that, hindi ako naniniwala na meron po itong sariling caregiving facility. Meron daw po siyang mga hawak na mga nurses na kanyang pinamumunuan o pinamamahalaan para magbigay ng caregiving services. At yan po yung pinalalabas nila. Pero hindi po yon sa aking paniniwala, totoo. In short, mga tol, sa kinakaharap po na itong kaso nitong si Claire Eden Contreras, aasa po siya ngayon basically sa kinikita niya sa social media para po kumuha ng kanyang abogado at magbayad pa ng iba pang mga serbisyo nito sa iba't ibang pagkakataon. Kasi may acceptance fee, merong appearance, merong pleadings, iba-iba po ang bayad sa abogado. At kung titingnan po natin, sa mga nakalipas na araw, pilit pong iniiwasan nitong si Maharlika yung Supuena. Bakit niya po ginagawa yan? Sa aking konklusyon, baka wala pa po siyang abogado. Kasi ang sahod po naming mga content creator ay sa February 21st onwards. Dito sa Pilipinas, nare-receive po namin ang aming sahod mga 24 of the month onwards. Pero sa Estados Unidos, baka mga 22nd of the month, marireceive niya na yung kanyang supuena. O, kaya siguro ay yung kanyang sahod. Kaya siguro, itong si Maharlika, hindi pa ma-receive yung supuena dahil pag nireceive niya yung supuena, gagana ngayon yung 21 days at kung wala siyang abogado, hindi niya masasagot yung reklamo laban sa kanya. At ang sinasabi po doon sa supuena, kapag ka hindi niya po nasagot, magde-decide po ang korte base po sa merito ng kaso nitong si Abel Bacujo. Ito po, ipapakita ko lamang po sa inyo no, para hindi naman lumalabas tayo rito ng nagmamarites lamang. Ito po yung particular na supuena. Sabi po dito sa supuenang ito, yan, sandali lamang ha, i-share ko lamang po dito sa inyo. Ito po, sabi po dito, it was released by United States District Court for the Central District of California. Laban dito kay Claire Contreras for civil action number blah blah blah. Summons in a civil action. Sabi po sa pinakakatawa nung letter, within 21 days after service of the summons on you, not counting the day you receive it. Halimbawa, nireceive niya ngayon. Bukas po magsisimula yung bilang nung 21 days. Oh. Or 60 days if you are the United States or at United States agency or an officer or employee, blah, blah, blah. Anyway, procedural na yan. Doon lamang po tayo sa 21 days period. Ano? Kapag ka hindi niya po yan sinagot, ano po ang mangyayari? If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer on motion with the court. Yun. Tingin ko, yun ang iniiwasan ngayon ni Maharlika. Kasi pag nireceive niya, bibilang ngayon ang 21 days. Otherwise, pag hindi niya sinagot, magre-render ng judgment ito pong Central District of California. Ang magiging depensa ngayon, ang nakikita ko dito mga tol, nitong si Maharlika, ay hindi niya po ito i-receive. Considering na baka wala po siyang pambayad pa sa abogado kaya hindi niya pa masasagot, o kaya naman diskarte po nila ng kanyang abogado para mas mabigyan po ng pagkakataon makapag-isip pa ng tamang depensa. O kaya naman, maaaring kapag ka naglabas ng desisyon itong
Central District of California, ay kukwestiyonin po nila ito. Kasi sasabihin nila, hindi namin na-receive yung summon. How come na kayo ngayon ay magde-decide against sa akin? Parang ang mangyayari, i-claim niya, mawawalan po ng due process. Hindi nyo ipinagkaloob sa akin ang due process. Ganun po tingin ko yung diskarte nitong si Maharlika. Pero tandaan po natin, hindi lang naman dito natatapos ito. Alam ng korte at alam din ng kampo nitong si Abel Bacudyo kung ano ang kanilang gagawin in the event na hindi po sumagot itong si Maharlika. Tingin ko kung hindi siya sasagot sa loob ng 21 days, hindi agad-agad magre-render ng decision itong Central District of California. Bibigyan pa ng pagkakataon ito si Maharlika para muling sumagot o mabigyan ng pagkakataon sumagot para hindi po malabag yung kanyang karapatan to due process. Kasi ang due process, mga tol, hindi po yan nag-originate dito sa atin. Nag-originate actually ang right to due process sa Estados Unidos. Kaya kung meron po tayong Bill of Right, particular sa Section 1, di ba nakalagay sa ating 1987 Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Dito kasi ang pinag-uusapan, property. Ang mawawala dito kay Maharlika, pera. $2 million. Property po yon. Kaya bago po mawala sa kanya yon, kailangan maipagkaloob po sa kanya yung due process. Yon ang i-exhaust ng kampo ni Abel Bacudyo ngayon na hindi dapat malagay sa alanganin yung due process pabor para kay Maharlika. Otherwise, mababaliwala ang reklamo ng kampo ni Abel Bacudyo. Hindi naman siguro ganun kahina ang kanyang mga abogado para hindi po ma-recognize ang bagay na yon. Ngayon, alalahanin po natin yung sinasabi ng ilan sa ating mga manonood kanina. Paano kung magtago itong si Maharlika? Ganito po yan, hindi po siya magtatago kasi ito po ay civil case lamang. Wala po itong pagkakakulong. In fact, hindi po nagtatago si Maharlika. Siya po ay patuloy na nagla-live sa kanyang lugar. Kita niyo po yan ha, naka-green screen lamang siya pero nagla-live pa rin po siya sa kanyang lugar. At dito nga po sa latest upload niya, nag-live ulit po siya sa Facebook probably, in-upload niya lang sa kanyang YouTube at mukhang sa bakuran po ito ng kanyang pinaglalagian. Bahagya akong pinanood for reference yung mga sinasabi niya rito, wala na akong pakialam kung kumita man siya sa akin. After all, maliit na bagay na lang yan sa kanyang bibitamang $2 million pag natalo po siya sa kaso. Sinambit niya po rito na siya po ay dapat daw pupunta sa Dubai. Pero mukhang hindi na po yata mangyayari dahil tingin ko sa kinakaharap po niya na kaso na ito. Ang sakit siguro talaga ng ulo ngayon ni Maharlika dahil hindi po biro ang $2 million. Pag natalo po siya rito, ipagpalagay natin na at least 100,000 na lamang ang ipagkaloob kay Abel Bacudyo, hindi na $2 million. Saan pa rin kukunin yun ni Maharlika? Kung kumikita siya ng $10,000 sa loob ng isang buwan sa kanyang page at YouTube, ilang buwan niyang bubunuin yung $100,000 para lamang mabayaran si Abel Bacudyo. Kaya hindi po ito, mga tol, basically, nagtatago. Ito po, sa tingin ko, nawiwindang ang utak. Kaya yung mga plano niya na pagbabakasyon sa ibang lugar, katulad ng Dubai, ay hindi na matutuloy. Kasi windang, ikaw pag may perong kang kinakaharap na problema, hindi mo na magagawa pang mag-isip muna ng kasiyahan eh. Magpo-focus ka doon sa problema mo na kinakaharap. Ganun ang nangyayari ngayon dito kay Maharlika. Merong nagtanong kanina, paano kung hindi po magbayad si Maharlika? Ibang usapan po. Pag hindi po nagbayad. Ganito po kasi ang proseso. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong proseso sa Estados Unidos. Pero tandaan po natin ang batas po natin sa Pilipinas almost similar sa batas sa Estados Unidos. Kapag ka may civil actions dito sa Pilipinas at natalo ka, ikaw ay pinagbabayad ng korte, tapos sasabihin mo wala kang pambayad, ayaw mong bayaran, isi-sheriff ka ng korte. At ang mga ari-arian mo ang kukunin sa'yo para mabayaran mo yung dapat mong bayaran sa kaso na ikinatalo mo.
Ganon ang tingin kong mangyayari dito kay Maharlika. Kung ipinagyayabang nito ngayon na meron siyang property, bahay diyan po sa Estados Unidos, eh yun po, isi-sheriff po yun. Para po yon ang i-convert doon sa halaga na ikinatalo niya sa kaso laban sa kanya. Hindi niya po matatakasan yan. Maliban na lamang kung talagang wala po siyang kakayahang magbayad. Pero definitely meron eh. For somehow, somehow sa ilang amount. O meron po siyang sahod sa Facebook, meron po siyang sahod sa YouTube. O pwede po yung i-compromise agreement para kahit paano, yung mga papasok na pera sa kanya, pag natalo siya, ibabayad niya kay Abel Bacudyo. Ayan po yung mga posibilidad sa kinakaharap po na kaso nitong si Maharlika. Pero what is certain dito mga tol is that ngayon windang ang utak ni Maharlika. Ako, sa totoo lang, wala na akong pakialam pero I hope manalo si Abel Bacudyo sa kasong isinampan niya kay Maharlika. Pero wala na akong pakialam doon eh. Ang punto ko na lamang dito, ngayon gagasto si Maharlika para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi ko yan, pababayaan ko lang yan katulad ng ginawa ko sa credit card. Iba po kasi yung credit card. Ito, iba po ito. May laki po ang pagpapahalaga, sabi nga ng abogado ni Abel Bacudyo, ng mga Amerikano sa karangalan ng kanilang pagkatao. Ano? Pinahahalagahan po nila ang kanilang reputasyon. At no other than the former President Trump, na convict, kung hindi ako nagkakamali, for defamation at nagbayad po ito ng milyong-milyong dolyares. Kaya kung nangyari yon na even the former president ng Estados Unidos na convict, how much more ang isang Claire Eden Contreras? Pero, sabi ko nga, hindi na mahalaga sa akin kung makonvict ba siya o hindi. Ang mahalaga sa akin ngayon, lesson learned sa kanya ito, I hope matuto siya. Pero mukhang hindi talaga matututo kasi alam niyo naman, continuous pa rin po ang kanyang paninira sa harapan po ng kanyang social media pages at channels. Dire-diretso pa rin po ang kanyang paninira kasi tinatangkilik pa rin siya ng tao eh. Ano, pero bumabagsak unti-unti yung kanyang engagement. Mula po sa 100,000 views, naging 62,000 na lamang, naging 97, naging 37,000. And baka sa mga susunod na pagkakataon, unti-unti pa itong bumaba ng bumaba. Bakit po nangyayari ito kay Maharlika? Eh baka yung ibang mga supporter niya, nag-iisip na rin, baka madamay tayo dito kay Maharlika. Hindi pala biro ang pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. O maaari rin silang masampahan ng kaso. O kaya sa suma total mga tol, ito pong mga nangyayari kay Maharlika, epekto po ito ng mga hindi niya magandang ginawa sa kanyang kapwa. Karma is real. At ang karma po na ito, medyo malaki ang naging katumbas sa kanya. Dahil uulitin po natin, perhaps kayo na mga nasa Estados Unidos, alam nyo kung magkano po ang bayad sa isang abogado dyan. O, sa pagkuha pa lamang ng abogado, $100 or $1,000 na ang gagastusin niya. May mga pleadings pa, appearances pa, at iba pang mga gagawin ng abogado para lamang ipagtanggol siya. Perwisyo sa madaling salita ang ginawa ni Maharlika sa kanyang sarili dahil na may merwisyo po siya ng ibang tao. O, kahit paano sana may natutunan kayo sa simpleng bardagulan na ito na ating topic. Wala po tayong particular na topic when it comes to our beloved President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero related pa rin ito kasi alam naman natin na ang ating mahal na Pangulo at ang ating unang ginang binababoy ng demonyita at walang hiya na tao katulad nitong si Claire Eden Contreras. Kaya we are hoping na ito pong kaso na ito mag-proceed as Abel Bacudyo wants. Diba? Siyempre yung manalo sa kaso. Sa mga supporter ni Maharlika, good luck sa inyo. At panalangin ninyo kung pakinggan kayo na manalo itong si Maharlika sa kanyang kasong kinakaharap. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.